Narito po sa Amerika, ang inyong Pilipinas Online Bantay OCW. Nandito ang ating Philippine Embassy at ang ating annex ng Philippine Embassy dito po sa Washington, D.C. sa Estados Unidos ng Amerika. Para sa Pilipinas Online Bantay OCW Foundation at Inquirer.net, ako po si Susan K. Bantay OCW. Bantay OCW. Yeah. Tinatawag na Land of the Free ang Amerika. At makakakwentuhan natin ang ating labat na di nalolobat si Labor Attaché Sol de Vries. Matagal na po nating kaibigan sa maraming mga bansa na dinadalaw ng Bantay OCW. At siya po ang ating Labor Attaché dito sa Migrant Workers Office ng Philippine Embassy natin sa Amerika, sa Washington, D.C. Labat Sol, welcome back. Thank you. Magandang araw po sa inyong lahat. At syempre, kasabi nga ni Susan Cale, kaibigan na po namin siyang matagal ng panahon. Kaya nga, history na talaga sabi ito. Sabi ko nga, isa ka sa mga nakalista sa mga labat na di nalulobat. Oh, hindi ka talaga nalulobat, sir, ha? Kaka-recharge lang. Talagang kaka-recharge. Pero land of the free ang Amerika. And also land of the brave. Oo, talagang matapang, ha? Pero may problema. May mga kaso ang ilan natin mga kababayan dito dahil sa labis na kalayaan. Well, unfortunately, no, kahit nga ganito yung bansang Amerika, meron pa rin tayong mga kababayan dito na nagkakaroon ng problema sa kanilang mga trabaho, no, katulad ng mga seafarers, halimbawa, no. Ngayon po ang isang issue, no, na kinakaharap ng mga kababayan natin, particularly yung mga seafarers, yung issue ng child pornography, no. Magmula nung Nobyembre nung nakaraang taon, napansin namin na dumarami yung insidente ng pag-aresto at pagkulong sa mga kababayan nating seafarers na nagtatrabaho sa cruise ships, no? So hindi naman sila nagtatrabaho dito sa Amerika. Well, sa cruise ship lamang. Sa cruise ships na pag-aari ng US okay. companies, tapos sa territorial waters ng Amerika, no? Siyempre pagdaong nila sa Amerika, no? Particularly sa Florida. Doon sila na nahuhuli kasi sumasampal din yung mga law enforcement authorities natin ng Amerika. Paano pagkahuli, sir? Ano bang nangyayari? Well, normally, no, pag nag-access sila doon sa halimbawa child pornographic sites o yung app na merong child pornography, nagje-generate ito ng Cyberline Tip Report. Automatic yun. Cyberline Tip Report ang tawag nila. Na ibabato yung report na yun dun sa isang NGO, yung National Center for Exploitation of Children. Ito namang NGO na to ang nagbabato sa law enforcement. Nakakuha kami ng information na itong isang IP address na ito okay. ay nag-access sa ganitong app o nanood, no, ng child pornographic materials. So, itong law enforcement agency naman, siya naman makikipag-ugnayan sa cruise ships, no? Sila ay sasakay sa barko ng cruise and then doon sila magsisimulang mag-investigate. At nakakalungkot, meron tayong mga kababayan na mga seafarers na nahuhuli. Na meron kasi silang... May na-charge na ba? Oo, meron ng na-charge. Meron na po? Meron kasi silang nakitaan na nakastore sa kanilang gadget, sa cellphone particularly. Kahit sa hard drive nila na mga may child pornographic materials. Pero sir, sabi niyo kung nasa barko sila, namomonitor na sila? Namomonitor bago sila. Bago pa dumating yung barko? Yes, namomonitor sila. Namomonitor sila. Especially kung ginagamit nila yung Wi-Fi service ng cruise ship, no? Hindi natin alam ang information na natanggap namin sa isang lawyer, halimbawa, meron yung dun sa Wi-Fi pa lang ng cruise ship dun pa lang malalaman na kung may gumagamit sa Wi-Fi para i-access yung child pornographic material. Pero sabi niyo, bago lang po ito. Hindi. So, walang alam yung ating mga kababayan na bawal pala yan. Oo nga Nagtataka kami bakit biglang all of a sudden, no? Merong mga ganitong insidente. Kasi
nung unang panahon na naman na na-assign ako dito sa Amerika, wala pang ganitong issue, no? Ito lang, nakakagulat lang nung pagkabalik ko, meron nang biglang issue ng child pornography offenses na involve yung ating mga kababayan. Siguro dahil lumalakas yung campaign ng Amerika laban dun sa exploitation ng mga bata. Kasi ang sinasabi natin, yung child pornography is one of the worst forms of child exploitation. Kapag pinatronize natin yung child pornography, patuloy yung production ng child pornographic materials. So kapag patuloy yung production ng child pornographic materials, patuloy yung mga abuso, no? Patuloy yung exploitation ng mga bata. So yun yung justification ng mga law enforcement agencies kung bakit aggressive silang nanguhuli ng mga gumagamit. Kasi they perpetuate child pornography if they continue to access these materials. Mabigat ba ang sentensya dyan, Labat? Opo, minsan. Iba't-ibang ano yan, sentensya yan eh. Iba yung sentensya pag possession, iba yung sentensya pag transportation. May minimum mandatory jail term yan, 5 years. Normally. 5 years na pagkakulong? Wow. So depende pa yan. Ang haba. Depende pa sa volume ng mga pornographic materials na nakuha o nakita sa gadget mo. So nahuhuli po yun? Oo, kasi talagang sinusuri. Oo, sinusuri nila. Oo. Sinusuri nila yung mga gadgets. Eh paano yun? Hindi naman job related yan. O, di ba? Hindi naman bahagi ng trabaho niya yun. Gusto lang niya yun na gawin. Or sabihin natin, inosente siya, kakapanood. Diba, sinasabi nga natin, ignorance of the law excuses no one, no? Dahil ito ay krimen, no? It's a crime, eh. Viewing is a crime. Grabe. Possession of child pornography is a crime. So, if you commit those offenses, then you are charged, no? You become suspects, no? Pwede kang masampahan talaga ng kaso. Tapos, bukod pa dun sa possession, no? Bukod pa sa viewing, yung sharing pa, no? Yung transportation pa, yung distribution ng child pornographic materials, may kaukulan pang ano, separate penalty yan. Ang dami na ba? Grabe talaga. Sharing? Oo, sharing. Yung pasa-pasa lang. Oo, pasa-pasa lang. Pinasa ko sa kaibigan ko. Another kind. Kasi di mananagot din po yung napasahan. Kapag in-store niya yon, binyo niya yon, at nahuli siya, ay, may mananagutan din siya. Nakakatakot talaga. Kaya tinatakot na namin. Gusto na namin takutin natin mga kababayan kasi gusto na natin mahinto yung mga insidente ng pag-aresto at pagkulong sa kanila. So may na-charge na, may nakakulong na. Oo. At meron pang nililitis, tama ba? Oo, meron pang nililitis ngayon. No? Meron pang naghihintay ng sentensya. Sa Amerika lang, land of the free and brave. Pero hindi mag-a-apply sa mga Pilipinong matatapang manood ng mga pornographic materials. May kulong pala. Sige sir, naku talagang matapang mo ding paalalahanan. Huwag mo nang takutin. Talagang paalalahanan na itong ating mga kababayan. Ating pinapaalalahanan ng ating mga kababayan. Hindi lang mang yung mga seafarers kasi meron ding ibang professionals na nagiging nasasangkot din dito sa ganitong issue, no. So, mga kababayan ko, patuloy po namin kayong pinapaalalahanan na kung maaari, no, huwag mag-download, huwag mag-access, huwag mag-save ng mga child pornographic materials sa inyong mga gadgets sapagkat pag kayo po ay nahulihan na merong ganito, ay maaari kayong makasuhan at makulong at mapagmulta ng malaking halaga. Mm-mm. Kulong na may multa pa. Oh, wala nang trabaho. Idudugtong ko. Sige na, sir. Susan Kay. There is no pleasure in child pornography. Oh, yes. There is no pleasure.
All right. So thank you very much po. Nakarating loud and clear ang inyong ang inyong paalala. Ayan po, mula dito sa Amerika, ang ating labor attaché ng Migrant Workers Office, si Labat Soldebri, sa kanyang paalala sa mga kababayan natin, may krimen daw po, may pagkakulong at krimen ang panunood ng child pornographic materials na ito online. At huling-huli kayo dito sa Amerika. Ito po ang inyong Pilipinas Online, Bantay OCW, para sa Inquirer.net mula po sa ating Philippine Embassy sa Washington, D.C. dito sa Estados Unidos ng Amerika. With love at soul debris, ako po si Susan Kay.